Bay na! Kamusta mga katibamers? Ngayon ay mayroon akong kaninawan dito. Kasi may nag-request kung paano daw maglinis ng kaninawan. Alam ko sa iba ay simple lang to. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao nakakaalam na maglinis ng kaninawan. Tip ko lang, pagbibili kayo ng kaninawan, agahan nyo ang pagpunta sa palengke, dahil pagka tinanghali na kayo, ang maaabutan nyo na talaga ay yung talagang purong may mapait. Kaya kailangan aagahan nyo ang pagpunta sa palengke upang makabili kayo ng magandang kaninawan. Shoutout kay Justin, eto na. Manood ka na lang at ating pakikita ko sa iyo kung paano ang paglilinis ng kaninawan o isaw. Alam mo itong isaw, maraming nagagawa dyan eh. Ngayong umaga, ang gagawin ko dyan, ipipirito ko lang to. Ilalaga ko lang siya na may paminta, bawang, suka, at saka ipipirito. Ngayon, maghuhugas muna tayo ng kalinawan. Pasensya na, hindi niyo ako kita kasi nasa lababo ako eh. Okay, kaya boses ko na lang maririnig niya. Una, sa paglilinis ng isaw or kalinawan, ang ginagawa ko, nilalamas ko siya ng asin. Kasi may ano to eh, yung may amoy siya. Kaya inaano ko muna siya ng asin. Para medyo maalis yung parang mga malansa. Yan. Pag nalamas mo na sa asin, nalagyan natin ng suka. Yan. Para pang alis lang ng amoy. Yan. Yan. Wala na yung parang madulas yun sa katawan. Nope. Sa balat. Yan, tapos banlawan natin. Yan, mapapansin nyo, wala na yung parang madulas pag hiniko. Siya nga pala, pag bibili kayo ng kalinawan, yung gantong itsura, yung parang pabilog siya. Ito. Yan, yung parang pabilog. Yan talaga yung walang pait. Yan. Wala talagang pait yan. Nakikita nyo yung kanyang ano, parang gatas yung lumalabas dito. Ayan. Yung parang gatas. Kita nyo ba? Yung parang gatas. Yan. Parang gatas. Tapos, itong nabili kasi ng mister ko, may halong may napasamang may mapait. Ang gagawin dyan, puputulin natin. Tignan natin kung saan yung may mapait. Okay, wala pa. Ito. Ito oh. Ganito yung may mapait na kulay. Yung loob niya. Yan. Yan yung may mapait na kulay. Yung sa loob. Lupitin nyo lang para hindi siya mapasama doon. Oh, yung pagkakaiba, itong isa kulay gatas, ito kulay gatas. Itong isa, oh, yan parang may madilaw. Mapait yan. Tapos, hagudin lang para matanggal. Hagudin lang. Pero talaga kung minsan, mapait. Kahit linisin natin maiging ating kalinawan. Ayan, nahagudin nyo lang hanggang sa mawala yung dilaw sa loob. Okay. Ayan. Ayan, saka mo balik ka rin para mahugasan mo yung loob. Matanggal yung mapait. Okay. Ayan, wala na siya.
Kasi pag hinagod mo naman siya ng ganito, yan, pag hinagod mo siya ng ganan, yan, papayat to. Papayat yung isaw mo pag naluto. Kumbaga, wala kang laman na makakain doon. Parang balat lang. Parang balat lang ang bito ng isaw. Tingnan niya. Ang pagkakaiba ng kalinawan doon sa parang bito ka lang, na, ano, parang bito ka na isaw lang. Ito, oh. Malapad siya. Malapad, di ba? Oh, yan. Malapad siya. Kumpara dito sa kalinawan. Pabilog. Pabilog siya. Aha! Oh, pabilog. Kaya pagbibili kayo ng isaw, yung pabilog. Pabilog ang hanapin nyo, huwag yung palapad. A few moments later. Ayan, nakatapos na tayo maglinis, Kati Bombers, ng ating isaw. Inuulit ko, gasang mabuti ang ating isaw pagkatapos na maalis yung mga paet. Ngayon naman, ilalaga ko to para ipipirito mamaya. Ang mga sangkap nito, ito, paminta, lalagyan nyo ng paminta. Paminta. Bawang. At saka asin na pampalasa. Yan. Lalagyan natin ngayon ito ng suka. Kunti lang, baka naman kasi umasin. Okay. Yan, templado na siya. Isasalang na natin siya. At hayaan natin siyang lumambot doon para pagpiprito natin. Yung parang malutong. Meanwhile. Ayan, Kati Bombers! Tignan natin kung luto na yung ating pinakukuluan na isaw. Tignan natin kung malambot na siya, kung pwede na siyang ipirito. Ayan. Pwede na, natutusok na eh. Ayan. Pwede na natin itong patayin, tapos pagka, ano, pag naahon natin, papalamigin muna natin siya, saka natin siya ipiprito. 1 hour later. Ayan, Kati Bombers! Malamig na yung ating isaw or kalinawan, kaya magpiprito na tayo. Maglalagay na tayo ng mantika sa kawali. Ayan, medyo nausok na yung ating mantika. Wow, ayan. Nagkatalpitan. Ayan, nagkatalpitan. Kaya medyo ingat tayo sa pagpipirito. A few moments later. Ayan! Ito na mga Kati Bombers, ang ating piritong isaw. Oh, di ba? Ang ganda. May natutunan na naman kayo kay Mama Kati Bam. Please don't forget to like, share, and subscribe on my channel on YouTube. Mama Kati Bam!